Sir Bob, kilala sa aming lugar si Mang Jepoy bilang mabagsik na aswang. Wala siyang pinipiling oras at lugar kapag nais niyang mambiktima. Ako si Tasyo, hindi ko tunay na pangalan. Nagmula ako sa Pangasinan at itong kwentong ibabahagi ko ay ang naging karanasan ko. Nangyari to taong 2003. Sa pagkakatanda ko ay ginabi ako sa pag-uwi ng mga panahon na yon dahil sa may naganap na liga ng basketball sa aming bayan. Ilang kilometro pa kasi ang layo ng bayan sa aming baryo at kailangan mo pang sumakay ng jeep upang maarating ka rito. Nagkataon naman na nung gabing iyon na naasabay ko sa loob ng jeep si Mang Jepoy. Tahimik lamang siya na nasa isang sulok. Sabihin na nating aswang siya, ngunit hindi pa rin ako bumaba ng jeep. Nanatili lang ako sa loob at naisip na baka hindi rin naman siya gagawa ng kaguluhan, lalo at marami-rami pa kaming mga pasahero na naasakay doon. Eksakto pa na naapwesto ako sa kanang upuan ng jeep kaya kita ko ang mga galawan niya. Panaysulyap pa ang ginagawa ko kay Mang Jepoy habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe. Nakatulala lang siya at nang sundan ko kung sino ang tinitingnan niya ay ganun na lamang ang pagkabigla ko nang bumungad sa akin ang babaeng buntis na naangiti pa habang tila nagte-text gamit ang dikipad pa nitong cellphone. Ang kaninang mahinahong mukha ni Mang Jepoy ay unti-unting mababakasan ng pagkabagsik. Pansin ko na unti-unti ring namula ang mga mata niya at bigla na lamang siyang naglalaway. Halos tapat kasi yung ilaw sa loob ng jeep kay Mang Jepoy kaya kita ko ang ekspresyon niya. Hindi pa man tuluyang nakatayo si Mang Jepoy ay nakarinig na ako ng sigaw na nagmula sa isang may kalakihang lalaki nakatabi ng buntis. Huwag ka na magtangkad lumapit, kung ayaw mong pasabugin ko yung ulo mo, pabala ng lalaki kay Mang Jepoy. Bahagya pa nitong ipinakita ang kanyang baril kay Mang Jepoy, kaya napaayos ito sa kanyang pagkakaupo. Doon ko na lang napagtanto na hindi lang pala ako ang naatingin kay Mang Jepoy, kundi maging ang mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi rin naman ito nagtagal sa jeep dahil kaagad siyang pumara at bumaba. Mabuti naman at umalis na siya. Akala ko itutuloy niya ang balak niya eh. Narinig ko pang bulong-bulungan ng ilang mga pasahero. Nang tuluyan ng maababa sa jeep si Mang Jepoy, ay doon ako nakahinga ng maayos. Napasulyap pa ako sa babaeng buntis na katabi ng lalaki. At doon ko nga napansin ang suot nitong uniformeng pampulis. Kinalabasan ay tatay pala siya ng buntis na babae. Nang dahil sa ginawa ni Mang Jepoy, ay naging laman siya ng usap-usapan sa jeep na yon. Pangalan na lamang ni Mang Jepoy ang narinig ko hanggang sa tuluyan akong maababa sa jeep. Halos hindi pa nga ako maatulog ng gabing iyon kakaisip sa nangyari. Naisip ko na kung wala yung tatay ng buntis sa babae na isa palang pulis, marahil ay may mabibiktima na naman si Mang Jepoy. Kahit papaano ay nag-iwan din sa akin yon ng aral. Nang dahil sa naganap, iniiwasan ko ng umuwi ng masyadong gabi sa takot na baka muli kong makasabay si Mang Jepoy sa jeep. Makaraan ng ilang linggo ay nabalitaan ko na lang na namatay na raw si Mang Jepoy. Ayon sa kwento, isang lasing ang tumaga sa kanya nang magtangka itong pumasok sa bahay ng babaeng buntis. Mabuti na lang daw at may nag-iinuman sa harapan ng bahay ng babaeng buntis, kaya kaagad na narinig ng mga ito ang kanyang sigaw. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyaring masama sa buntis at sa anak nito. Ayon sa isa sa mga nagiinuman ay naabutan daw nila si Mang Jepoy na naadagan na sa babaeng buntis, kaya kaagad nila itong inawat at pinagtulungan. Isa raw sa kanila ang kumuha ng itak at nang makahanap ng tamang tiyempo ay sa kanila tinaga si Mang Jepoy. Nagwawala raw kasi ito at tila hindi maawat kahit na marami sila. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Ang huling balita ko ay diretsong sinunog daw ang bangkay ni Mang Jepoy. Maliban doon, wala na akong nabalitaan pa sa aming lugar. Dahil makalipas ang isang buwan ay lumuwas kami ni Mama pa Maynila dahil nabigyan siya ng oportunidad na maapagtrabaho doon. Sumunod naman sa amin sa Maynila si Papa makaraan ng ilang buwan.
nagpatuloy na nga ako sa pag-aaral dito sa Manila. Ngunit hindi na rin ako naapagtapos dahil maaga kong nabuntis ang girlfriend ko. Sa kasalukuyan ay pamilyadong tao na ako at namamasukan bilang isang manager sa isang fast food restaurant. Sa tuwing naaalala ko ang nangyari doon sa probinsya namin sa Pangasinan, ay hindi ko maiwasan na mangilabot. Lalo na kapag naaalala ko ang mabagsik na figura ni Mang Jepoy. Mapagpalang araw sir at sa lahat. Ako po si Dion. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyo about sa nasakyan kong tricycle nung pauwi ako ng madaling araw galing work. Dati po akong call center agent pero nagdegosyo na lang ako dito ngayon sa bahay. Naging hobby ko rin ang paikinig ng mga horror stories sa YouTube at isa nga ang channel nyo sa madalas kong painggan. Nangyari po ang karanasan kong to taong 2009 sa Mandaluyong. Tandang-tanda ko pa na malakas ang ulan noon. Kaya nahirapan akong maghanap ng masasakyan, lalo na at madaling araw na. Kakaunti na lang ang namamasada. Naglakad-lakad pa ako noon. Nagbabaka sakaling may maligaw na tricycle. Ilang minuto lang naman noon ay may huminto sa harapan ko, kaya agad na akong sumakay. Sinabi ko na lang sa trike driver yung lugar na bababaan ko at napapikit na ako. Sobrang antok na kasi ako noon, pati na rin ang katawan ko. Kaya ang bilis ko nga nakaidlip. Nagulat pa ako noon nang biglang huminto yung tricycle. Napalingon ako sa driver. Saglit akong kinilabutan dahil nakita kong wala itong ulo. Napahiyaw pa ako noon at napatakip ng bibig. Maya-maya pa ay nagsalita yung driver na ikinagulat ko. Dahan-dahan naman akong lumingon sa kanya at nakita kong may ulo na ito. Napatikhim ako noon para matanggal yung bara sa lalamunan ko. Tinanong ko yung driver kung bakit siya huminto. Tinanong niya kung hindi ko raw ba nakita yung matandang tumatawid. Ang bagal nga daw kaya ang tagal naming nakaalis. Nagtaka ako dahil wala naman akong nakitang may tumawid na matanda. Tinanong ko pa nga kung sigurado ito. Pinagpilitan niyang meron kaya hindi na ako naipagkulitan pa noon kahit sobrang kinikilabutan na ako. Dagdagan pa na ang ginaw ng mga oras na yon. Panakanaka akong tumitingin sa mukha ng driver. Nasiguro ko naman noon na namalikmata lang ako nang makitang wala siyang ulo. Ligtas naman akong nakarating sa tinutuluyan ko. Nang makabayad at pagtalikod ko sa driver ay bigla namang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Agad akong napalingon at saktong paalis na yung tricycle driver. Ganun na lang ulit yung panlalaki ng ulo ko nang makitang wala na namang ulo yung driver ng tricycle na sinakyan ko. Dali-dali na ako nung pumasok sa nirrentahan ko. Nagbo-board lang kasi ako noon. Hindi ako gaanong nakatulog sa mga nakita ko, lalo na tungkol dun sa sinabi ng driver na may nakita siyang matandang tumatawid. Kinabukasan noon ay sumalubong sa akin ang balita na may nadisgrasyang tricycle doon sa mismong hinintuan ng tricycle na sinakyan ko nung madaling araw. Nabangga ito sa mataas na pader at duguan ang ulo ng driver. Hindi ko pa nakikita noon kung sino yung driver pero nakaramdam na ako ng kilabot. Kinutuban na ako ng masama dahil sa pangitaing nakita ko. Mas lalong lumakas yung kabog ng dibdib ko nang makita ko yung itsura ng driver. Hindi ako noon mapakali. Kaya nagtanong-tanong ako. Pinakita sa akin yung larawan ng isa ding tricycle driver na nasakyan ko papasok. Doon ko napagtantong may kahulugan yung nakita ko. Nakita ko itong walang ulo at sabi ng matatanda ay may masamang mangyayari sa taong nakitaan ng ganun. Medyo nakonsensya ako noon dahil wala man lang akong nagawa para sa nasakyan kong tricycle driver. Naisip ko rin na baka may kinalaman din yon sa nakita niyang matanda na hindi ko naman nakita. Para mabawasan yung konsensyang naramdaman ko noon ay pinagdasal ko na lang si Manong Driver.
tawagin niyo na lang po akong Paul. Bale, college days po ito. Umuwi ako noon sa amin sa Quezon. Mahilig ako sa mga last trip na bus kasi pagdating sa amin ay konti na lang ang sakay. Bale, papunta sa bayan namin yung dadaanan na zigzag road. Sa gitna ng zigzag road, may waiting shed. Huminto muna doon yung bus, tapos may sinakay na babae. Umaambun pa noon, kaya may puting tela sa ulo yung babae na sumakay. Nasa dulo ako ng bus noon nakapwesto, tapos siya naman ay umupo sa may gitna. Hindi na naniningil yung konduktor pag doon sumasakay at sa ganong oras pa ng trip kasi malapit na naman sa final bus stop yun. Kumbaga, tulong na lang dun sa mga naghihintay ng may masakyan sa may zigzag road. Malapit na kami noon sa huling bus stop nung nag-check yung konduktor ng mga sakay niya. Tinanong niya kung may bumaba raw ba. Wala namang bumaba kasi lahat ng bababa ay tsak sa terminal ang baba at nasa pinto yung konduktor. So malalaman niya yung mga pasaherong bumaba na. Natanong niya yun kasi wala yung babae na sumakay kanina sa may zigzag road. Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Jamie. Gusto kong i-share itong karanasan ko pati na rin ang mga kaibigan ko noong gumala kami sa Batangas. Taong 2015 po ito nangyari. 8 kaming magbabarkada na magkakasama noong taong yun. 2 yung gamit naming sasakyan na pagmamay-ari ng ilan sa mga kaibigan namin. Sobrang excited pa nga namin noon dahil first time namin makukumpleto na gumala matapos ang mahabang panahon dahil nabisi kami sa kanya-kanya naming trabaho. Yung iba kasi nasa government, samantalang yung iba ay nasa private, kaya salisa-diwa ang schedules namin. Mabuti na nga lang, nung mga panahon na yun ay nagawan namin ng paraan para magka-bonding naman kami. Nag-rent kami ng isang townhouse doon sa Batangas kung saan kami noon manunuluyan. Okay na rin naman yung bayad. Hindi kamahalan, maganda, tapos malapit pa sa beach at mga bilihan. Yung mismong bahay eh nakakamangha. Maaliwalas siyang tingnan base doon sa pictures na pinakita sa amin. Umalis kami ng QC ng 11 PM at naarating ng Batangas sa madaling araw. Medyo hassle din, pero kailangan namin na ganong oras dumating dahil halos isang araw lang talaga ang magiging pagstay namin doon dahil nga iba-iba kami ng schedules at may kanya-kanyang priorities din. Medyo tago yung townhouse. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng isang caretaker. Binigay niya sa amin yung susi, tapos tinour kami sa bahay. Matapos yun ay iniwan na niya kami at sinabihan na i-text na lang siya kung may kailangan kami. Malapit lang naman daw yung bahay niya doon. Maayos naman yung lugar. Dahil madaling araw ay hindi ko masyadong natanaw kung maganda yung view sa may terrace. Pero sa loob mismo ng bahay at mga kwarto, maganda naman siya. Nagkanya-kanya muna kami ng pahinga. Yung isa naming kaibigan na si Tina ay alam naming may third eye. Nagsabi siya na may nararamdaman siya sa bahay at mabigat daw yung pakiramdam na yon. Sa katunayan, marami raw siyang nararamdaman ng mga espiritong naninirahan doon. Yung isa naming tropang si Jason, sinabihan siya na itigil muna yung mga multo-multo at mag-focus muna sa gala namin. Napangiti na lang si Tina. Sinabihan ko siya na huwag na masyado mag-alala sa mga multo kasi tingin ko naman ay hindi kami sasaktan ng mga iyon. Sinabi ko rin na nandoon kami para mag-bonding at magsaya. Tumango na lang siya. Ang sabi pa nga niya ay isipin na lang niyang parang wala siyang third eye sa buong gala namin. Simula dati pa ay sanay na kami kay Tina. Never pa naman kaming nakakaranas ng masama kapag nakakaramdam si Tina. Dahil madaling araw kami dumating at mga 8 magsisimula ang activity namin, ay nagpahinga muna kaming lahat at nagkanya-kanya ng tulog. Mahimbing ang tulog ng lahat, nang biglang may narinig kaming mga nabasag na pinggan sa kusina.
agad yun pinuntahan ng iba naming tropa. May nabasag daw na mga 3 pinggan siguro. Ang masama roon ay kami ang magbabayad ng lahat ng masisira sa bahay habang nandoon kami. Hindi rin namin alam kung paano, sino o anong hayop ang nakabasag nun. Nakakapagtaka rin dahil nasa loob yun ng mga lagayan. Para mabasag yun ay dapat may tao o kung sino munang kukuha ng mga yun at ibabagsak. Pero tulog naman kaming lahat at sarado din naman yung mga bintana at pintuan. Nilinis lang namin yun. Pagkatapos ay bumalik na kami sa pagtulog. Kinabukasan, pinag-usapan namin yung nabasag na pinggan. Sabi ko, baka may pusa lang na dumaan kaya nahulog yung mga pinggan. Yung isa naman naming kaibigan na si Joy, may sinasabi na masamang pangitain daw yun. Ang sabi naman ni Jason, wala lang yun. Huwag daw namin takutin ang mga sarili dahil kami lang daw ang gumagawa ng mga kinakatakot namin. Ang dapat daw naming isipin ay magsaya dahil minsan lang daw naman yun mangyari na magkakasama kami at magkasundo ng schedule. Sumang-ayon naman ang iba. Pero pansin ko si Tina na tahimik. Medyo may ideya na ako. Pero kinausap ko pa rin siya at tinanong. Ang sabi niya, baka yung mga kaluluwang nandito yung may gawa nun. Tinanong ko naman siya kung paano niya nasabi. Ang sabi niya, pinagtatawanan daw kasi kami ng lalaking kaluluwa na kasama namin sa bahay. Pero sinabihan ko na lang si Tina na huwag na lang pansinin. Baka nagpapapansin lang kasi yung kaluluwa dahil may mga bagong tao sa bahay. Sinabihan ko rin siya na umaktong walang nakikita. Susubukan raw niya. Pero nung mga panahon na yun ay medyo iba na rin talaga ang nararamdaman ko. Medyo may kakaiba na hindi ko mawari kung dahil ba yun sa multo o sa nakita ng tropa ko. Dati naman kasi hindi ako nakakaramdam ng takot kapag may nakikita si Tina. Pero iba talaga nung mga oras na yun. Ayoko na lang din ipakita o iparamdam kay Tina. Kumain na kami ng almusal. Napakasarap lang dahil habang kumakain kami ay kitang-kita yung view ng dagat mula sa malayo, pati na rin yung mga bundok. Iba talaga ang ganda ng beaches sa Batangas. Maya-maya, dumating yung caretaker na tinatawag naming Mang Joey. Sabi naman namin na okay kami at binanggit sa kanya yung 3 pinggang nabasag. Ang sabi namin, nabasag yung mga yon habang tulog kami at hindi namin alam kung ano o sino ang nakabasag nun. Ang sabi niya, baka may pusang galana naman na gumala kagabi. Dagdag pa niya, huwag na raw namin bayaran yon dahil hindi naman namin kasalanan. Medyo natuwa naman kami dahil maayos siyang kausap. Mga bandang 8:00, pumunta na kami malapit sa beach. Iniwan namin yung ibang gamit namin sa kwarto habang yung mga importante tulad ng pera, cellphone at iba pa ay dala namin. Nilakad lang namin yun dahil medyo malapit lang at gusto rin namin ma-enjoy yung view at simoy ng hangin ng Batangas tuwing umaga. At yun nga, in-enjoy namin ang dagat at ang ganda ng lugar. Kaso, habang nasa beach kami, ay biglang nakaapak yung tropa naming si Eric ng matalas na shell. Malalim yung sugat niya. Mabuti na nga lang at may dala kaming first aid kit. Kaya yun, si Eric hindi na masyadong nakapagbabad dahil iika-ika siya noong mga panahon na yun. Si Tina naman ay ayaw mag-beach. Wala raw siya sa mood. Kinausap ko siya. Ang sabi niya, may isang kakaibang multo ang sumusunod sa kanila. Lalaki raw yun at parang nag-i-enjoy siyang sumama sa amin. Muli, sinabihan ko siya na mag-enjoy na lang at huwag masyadong isipin yung multo na nakikita niya. Hinila ko siya at nagtampisaw sa tubig. Mabuti na nga lang at nayaya ko si Tina at kahit papaano, napag-enjoy naman siya. Matapos naming maligo, bumalik na kami sa bahay para magbanlaw. Yung ibang tapos na magbanlaw ay naisipang pumunta sa bilihan ng pagkain. Ako, si Tina at Eric ay naiwan. Samantalang yung iba ay umalis para bumili ng mga kain namin. Kinumusta ko si Eric kung maayos na siya. Ang sabi niya, okay na daw siya
at medyo wala na yung sakit sa paa. Si Tina naman ay hindi pa rin mapakali. Sabi niya, hindi raw siya komportable sa bahay na yon. Dahil doon, nagsama-sama na lang kaming tatlo sa sala. Hindi na humihiwalay sa amin si Eric dahil sa takot sa sinabi ni Tina. Ako naman, tinatabangan ko. Kasi noong mga oras na iyon, medyo naawa ako kay Tina. Bigla niyang sinabi na sumunod daw pa uwi yung lalaking multo mula sa beach at kasama namin siya sa sala ngayon. Makalipas siguro ng isang oras ay nakabalik na yung mga kasamahan namin. Nagluto at nag-ihaw sila. Kami naman ay nag-ayos sa terrace ng mga lamesa at upuan. Maganda kasi ang view doon, kaya doon kami kumakain. At yun nga, kumain na kami. Masarap yung mga niluto ng mga tropa namin. Matapos nga noon nag-inuman pa kami, nagkantahan at nagsayawan. Tapos nagbibiroan pa kami at nagkwentuhan ng tungkol sa mga nakaraan. Napakasaya lang talaga nung gabing iyon. At saglit kong nakalimutan yung kakaibang nararamdaman ko at yung kinuwento ni Tina. Mga bandang alas 9 ng gabi nang magpaalam si Tina na matutulog na. Hinayaan ko na siya para na rin makapagpahinga. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya dahil sa mga nakikita niya. Kami naman ng ibang tropa ay pinagpatuloy ang pagsasaya. Nang biglang matapik ni Eric yung mga kakaibang nararamdaman ni Tina, tumahimik sila at nakinig sa kanya. Matapos siyang magsalita ay nagkwento na nga rin ako ng ilang mga sinabi sa akin ni Tina at ang nararamdaman ko. Ang sabi naman nila eh hayaan na lang kasi kahit dati pa naman ay ganoon na si Tina na laging nakakakita. Magsaya na lang daw kami at huwag masyadong magpa-apekto. Dapat nga raw ay lubusin na namin dahil uuwi na kami bukas. Kahit ako na walang third eye ay takot ng mag-isa. Kaya kapag mag-CR ako ay nagpapasama ako sa iba. Iba kasi talaga ang pairamdam ko. Medyo mabigat na hindi ko maipaliwanag. Mga bandang alauna ng madaling araw nung natapos sa aming mag-inuman at pumasok na sa kanya-kanyang tulugan. Katabi ko si Tina. Gising siya nung tinabihan ko. Sinabi niya sa akin na nakatingin sa amin yung lalaki. Kanina pa nga raw yung nakatayo at tinititigan lang siya habang natutulog. Nagtaasan ang mga balahibo ko. Narinig din yun ng dalawa naming kasamang babae sa kwarto. Kaya nagsiksikan kaming apat. Takot at takot rin sila sa mga sinabi ni Tina. Kinabukasan, binalik na namin ang susi kay Mang Joey. Tiningnan niya si Tina at tinanong kung ba't daw parang masama yung pakiramdam niya. Ang sinabi na lang namin ay pagod lang. Inayos na namin ang mga gamit at pinasok sa sasakyan. Kasama namin sa loob ng sasakyan si Eric at yung isa naming tropang lalaki na si Boyet na siyang magdadrive. Habang yung iba naman ay sa sasakyan ni Jason. Umalis na kami. Natulog muna kami ni Tina dahil pareho kaming puyat dahil sa nangyari nung madaling araw. Mabuti na rin at nakaalis na kami doon. Yun pa ang nasa isip ko dahil sa takot sa mga nakikita ni Tina. Mga isang oras din ang nakalipas nang magising kami. Si Tina, napansin kong nakatingin doon sa isang kotse ng tropa namin. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, sumama daw yung lalaking kaluluwa sa amin. Tinanong ko kung nasaan. Ang sabi niya, nasa likuran daw banda ng sasakyan ni na Jason. Sinabi ni Eric na mag-stop over muna kami. Ayaw namin ipaalam kina Jason yung nakita namin dahil ayaw namin silang mag-alala at matakot. Sinabi namin na magmerienda muna kami. Pero ang totoo, kinawa namin yon para makapagpagpag na rin at baka sakaling hindi na kami masundan ng multong lalaki. At yun nga, kumain kami sa may malapit na kainan. Hindi pa rin mapakali si Tina. Alam namin ni na Eric at Boyet kung bakit ganoon. Nagtataka naman si na Jason, pero ang sabi namin, masama lang ang pakiramdam kaya hayaan na lang.
Matapos yun, natapik nung isa naming kaibigang babae yung sinabi ni Tina noong madaling araw na naatingin daw yung lalaki habang natutulog kami. Sinaway ko sila. Sabi ko na tama na ang takutan dahil tapos na ang gala namin. Matapos naming kumain ay bumalik na kami ng sasakyan. Tinanong ko pa si Tina kung nakikita pa niya yung lalaking multo sa kabilang sasakyan. Ang sabi niya, hindi na niya makita. Pero nararamdaman pa rin niya ang presensya. Ang sabi ko naman, baka kasi nandito lang sa paligid namin. Kaya umalis na lang din kami agad. Habang nasa loob kami ng kotse, sabi ni Tina na sa palagay niya ay alam ni Mang Joey na may kaluluwa sa bahay. At alam ng caretaker na sumunod sa amin yung lalaking multo. Pero hindi kami binalaan. Marahil dahil gambala rin yun doon sa pinag-istayan namin. Medyo nainis ako. Pero wala naman na kaming magagawa dahil nakaalis na kami. At mukha namang umepekto ang pagpag dahil wala na sa sasakyan ni na Jason yung lalaki. Mga alas 10 ng umaga, napansin ko si Tina na nakatulala sa salamin sa harap ng kotse. Tinanong ko siya kung bakit. Nilabas niya yung cellphone niya, tapos nag-type. Ganito yung pagkakabasa. Lumipat yung lalaki dito sa kotse natin. Nasa likod lang natin siya at nakangiti. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, nanlamig at nanginig sa takot nang mabasa ko yung tinype ni Tina. Ayoko rin lumingon. Sobrang nakakatakot kasi dahil alam kong nasa likod lang ng parte ng kotse yung lalaki. Hindi ko alam ang gagawin. Naghawak kamay na lang kami. Tapos pinabasa namin sa kasamahan namin yun. Nanlaki na lang yung mga mata ni Eric at muntikan pa nga kaming mabangga dahil nagulat din si Boyet sa nabasa niya. Grabe yung takot ko habang bumibiyahe kami. Nagtype ako nang nandyan pa siya, tapos pinabasa ko kay Tina. Nagtype siya na alam niyang pinag-uusapan natin siya. Sobrang nangilabot na ako nun, lalo pat alam namin na nasa likod lang namin siya. Muli ay nag-stop over kami at sinabi namin na mag-CR muna. Nagpapanik na kaming apat sa paglabas. Nakita kami ng mga kasamahan namin. Akala nga nila ihing-ihi na kami. Pero ang totoo, takot na takot kami ng mga oras na yon. Nag-CR kami sa nadaanan naming lumang gas station. Tinagalan namin doon sa loob dahil nagbabakasakali kaming umalis na yung lalaki sa likod ng sasakyan namin. Paglabas namin, kami na lang ni Tina ang inaabangan. Iba rin ang tingin sa amin ni Eric. Para bang nagtatanong yung mga mata niya kung nasa likod pa rin yung lalaki. Tinanong ko si Tina habang papunta kami sa kanila. Tumigil siya sa paglalakad. Ang sabi niya, hinihintay lang kami ng lalaking multo. Nabasa ni Eric yung reaksyon namin. Alam niyang hindi magandang senyales yun. Kahit takot na takot, ay pumasok pa rin kami sa loob ng sasakyan. Pinilit naming maging matapang. Si Boyet naman ay nag-focus sa daan. Si Eric nagpatugtog at sinabayan ng pagkanta para kahit papaano mawala yung takot namin. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay tumigil yung kabilang kotse at gumilid. Sumunod kami. Hindi namin alam kung anong nangyari. Noong lumabas kami ay doon na sabi ni Jason na naflatan sila ng gulong at kailangan palitan. Lumabas kami para kausapin sila. Sinabi namin sa iba ang nangyayari. Natakot sila sa nalaman. Tinanong pa nila si Tina kung naroon pa rin yung multong lalaki. Ang sabi niya ay nandun pa rin, nakatingin sa amin at naangiti. Nagstay kami sa labas habang nagpapalit ng gulong. Si Eric naman nagsuggest na magsimba kami. Baka tuluyang umalis yung multo. Pumayag kami ni Natina kasi takot na talaga kami at hindi na namin alam ang gagawin. Kahit naman kasi may third eye siya, nakakaramdam pa rin siya ng takot, lalo sa ganitong sitwasyon. First time daw niya na maranasan na may sumasabay na multo.
Habang nasa labas kami, yung isa naming kaibigang si Joy ay nagsuka. Bigla daw sumama yung pairamdam niya, kaya pinainom namin siya ng gamot. Nakakapagtaka lang dahil biglaan lang yun. Biglang nagsalita si Tina. Ang sabi niya, tinatawanan na raw kami ng lalaki. Nakakakilabot talaga. Ang hinala pa namin, yung lalaking yun ang malas sa trip at biyahe namin pa uwi. Kaya mabigat ang pairamdam ng iba sa amin. Kaya nasugatan si Eric ng malalim sa paa nung nasa beach. Kaya biglang nagkasakit si Joy at biglang naflatan yung gulong. Tapos balisa pa ang pairamdam namin. Lahat yun ay sinisi namin dun sa lalaking multo. Nang matapos ang pagpapalit ng gulong ay sumakay na kami sa kotse. Mabuti na nga lang at malapit na kami sa bandang QC. Pinapunta kami ni Eric doon sa may simbahan sa may kilala niyang pare. Mga bago magtanghali yun nang pumasok kami sa simbahan para magdasal. Ipinagpanalangin ko talaga na sana lubayan na kami ng lalaking multo dahil hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari sa amin habang tumatagal. At sana maging safe kami. Matapos yun, pumunta si Eric dun sa office ng pare na kakilala niya. Habang hinihintay siya, kinulit ni Jason si Tina kung nandun pa yung lalaki. Ang sabi niya, nandun pa rin at mukhang walang balak na umalis. Ayaw kaming tigilan. Maya-maya, lumabas na ang pare kasama si Eric. Nagtanong agad si Father kung nasaan na yung sasakyan. Nung pinuntahan namin, ay blinis niya at nag-usal siya ng mga dasal. Pinayuhan niya rin kami na palaging magdasal bago umalis, habang nasa biyahe at kapag pauwi na, para maiwasan ng mga masamang espiritu na bala kaming pagtripan. At mas maganda raw kung sama-sama kami magdadasal para mas malakas. Alam din ni Father na nakakakita si Tina. Sinabihan niya rin ito na laging magdasal at kung maaari ay huwag nang masyadong pansinin o huwag maipagtitigan sa mga nakikita na kaluluwa dahil maaari talaga siyang sundan dahil alam nila na bukas ang third eye niya. Pwede rin naman daw niyang ipagdasal yung mga kaluluwang iyon o kaya sabihan na huwag siyang susundan. Malas lang namin dahil malakas ang trip ng sumama sa biyahe namin pa uwi. After mabless ni Father yung sasakyan, ay nawala na raw yung lalaking multo. Gumaan na rin yung pairamdam ni Tina. Pati si Joy, hindi na naaramdam ng sakit. Wala na rin akong nararamdamang kakaiba. Matapos ang nangyaring iyon, sa mga sumunod na gala naman ay lagi na kaming nagdadasal. Malaking tulong din siya para maibsan yung takot namin at walang sumunod na ibang kaluluwa. Ang malungkot lang sa nangyari ay medyo nahihiya na si Tina na sumama sa amin. Sobrang bihira na lang siyang magpakita kahit na madalang lang din kaming lumabas. Baka daw kasi maulit yung nangyari. Kaya nakakamiss rin na kasama siya kapag gumagala. Magdotropa pa rin naman kaming lahat hanggang ngayon. Sa kabila ng busy naming schedules ay gumagawa kami ng paraan para mapagkita minsan. Salamat sir sa oras na mabasa ang aking kwento at sana ay mainarit nyo to sa inyong channel. Mag-iingat po ang lahat at God bless. Ako si Pepito, di ko tunay na pangalan. Lagi kong inaabangan boss ang inyong kwento. Kaya naisipan ko na rin magbahagi ng aking kwento na naranasan ko sa Antique. Maraming taon na rin ang nakalipas nang mangyari ito. At nung mga panahon na yon ay bata pa talaga ako. Mga 8 taong gulang. Pero naaalala ko pa rin ang mga nangyari noon. Maaga akong naulila sa ama, kaya tanging kami lang ni mama ang magkasama sa buhay. Mula Iloilo ay bumiyahe kami noon ni mama sakay ng Ceres patungo sa Antique, lugar na pinagmulan ng mama ko. Sa pagkakatanda ko ay magbabakasyon kami noon ni mama kina Lola Esmeralda. Nang marating kami sa babaan ng Ceres ay lumipat kami ni mama sa jeep. May kalayuan kasi ang lugar nila na mama
at nangangailangan pang sumakay ng jeep o di kaya ay tricycle bago maarating sa lugar nila. Paagat na ang dilim. Tanging tunog o ingay lang ng mga sasakyan ang tanging maririnig. Kung babalikan ang nakaraan, ay sobrang dami pa ng mga puno ang nakahilera sa daanan doon sa Antique. Nasa kalagitnaan kami noon ng mahaba-habang biyahe nang bigla na lamang may kung anong mabigat na bagay na bumagsak sa jeep. Ilang saglit pa ay narinig kong nagsisigawan ang mga kasama naming pasahero. Dahil nga bata pa ako noon ay hindi ko sila naintindihan. Isang nakakakilabot na hayop ang pumasok sa loob ng jeep. Ang sabi pa nga ng ilan ay aswang yun. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalayan ko na lang na nung mga oras na yon ay umiiyak na ako at nakayakap kay mama. Napapasigaw pa at nagkaagulo ang mga pasahero. Lumikha ng kakaibang ingay ang sinasabing hayop o nilalang na yon na mas lalo kong ikinahikbi, lalo nang makita ko ang nanilisik at namumula nitong mga mata. Napahinto pa ang sinasakyan naming jeep, dahilan upang magsitalunan at takbuhan ang mga tao palabas. Kabilang kami doon ni Mama. Naramdaman ko noong mga sandaling iyon ang biglang panlalamig ng kamay ni Mama habang mahigpit akong hinahawakan sa kamay. Tapos binuhat pa niya ako. Saka siya tumakbo kasabay ng ibang mga pasahero. Ni hindi na nga nadala ni Mama ang mga bagahing daladala namin noon dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung hanggang saan kami napadpad. Basta bigla na lang siyang huminto sa mataong lugar. Saka nag-abang ng tricycle. Tinanong pa nga ako noon ni Mama kung ayos lang ba ako. Tanging pagtangulang ang naging tugon ko sa kanya. Hanggang sa maarating kami sa bahay ni Lola, ay hindi ko pa rin makalimutan ang biglaang panggugulo ng isang nilalang sa jeep na tinutukoy nilang aswang. Sa katunayan, hindi ko naman kasi nakita ang itsura at porma nito. Ang alam ko lang ay nakakatakot ang namumula niyang mga mata. Yun lang ang natatandaan ko. Ikinuwento pa nga ni Mama kina Lola ang nangyari sa amin. Labis nung nag-alala sina Lolo at Lola. Ngunit nakampante rin naman sila, lalo na at ligtas naman kami ni Mama. Naaalala ko pang hindi ako naatulog noon dahil baka biglang sumulpot sa kwarto ko yung nilalang na yon. Kinabukasan, nalaman ko na lang kina Lola na nagtungo pala si Mama sa istasyon ng pulis upang kunin ang mga bagahing naiwan niya sa jeep. Kinalabasan, matapos pala ng insidenteng iyon at nang makaalis ang sinasabing aswang sa jeep, ay dinerecho ni Manong driver ang naiwang mga bagahe ng kanyang mga pasahero doon sa istasyon ng pulis. Nang maabalik si Mama sa bahay, ay kaagad niyang ibinalita sa amin na nahuli na raw ang sinasabing aswang na nanggulo sa jeep. Marungis raw ang itsura nito at punit-punit ang damit. Sino ang mag-aakala na hindi lahat ng aswang pala ay nambibiktima sa liblib na lugar? Dahil may mga aswang din na walang pinipiling lugar at oras, kagaya na lamang ng aswang na nanggulo sa sinasakyan naming jeep noon. Hindi rin kami nagtagal ni Mama sa Antique, dahil makalipas lang ng 2 linggo ay bumalik na kami ng Iloilo. Hinatid pa nga kami ni na Lola sa sakayan ng Ceres. Hindi man kanais-nais ang naging karanasan namin ni Mama sa jeep, ay naging maayos naman ang bakasyon namin. Yun na yata ang bakasyong hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Tuloy-tuloy lang po sa pagbabahagi ng mga nakakatakot at minsan ay nakakaaliw at kapupulutan ng aral na kwento. Suporta lang ako sa inyo, boss, at more power sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Boboy, silent listener ng inyong channel. May karanasan po akong katatakutan na gusto kong ikwento. Kasama ko noon ang 3 kong tropa na sina Ann, Lian at Mark. Buntis noon ang isa naming tropa na si Chin na asawa naman ng best friend kong si Art. Nasa ibang bansa noon si Art at itong si Chin ay nasa kasagsagan ng kanyang paglilihi.
kaya nang mag-crave ito ng siniguelas ay agad kaming bumili para sa kanya. Malayo kasi ang bahay nila sa bayan. Nangyari ang nakakatakot na karanasan namin nung ihatid namin sa baryo nila ang hinihingi niyang siniguelas. Mga bandang alas 8 na siguro ng gabi yun. Apat kami naghatid. Hiniram ko pa noon yung tricycle ng tatay ko para masakyan namin. Malayo-layo din kasi yon sa kanila. Hindi pa sementado noon ang kalsada at sobrang malubak. Wala rin gaanong ilaw sa mga posting naroon, kaya medyo kinikilabutan daw si Naan. Nang papunta na kami, sobrang dilim din kasi ng daan. Palayan at talahiban ang nasa gilid. Maayos naman naming nahatid noon ang pinaglilihian ni Chin. Pero nung pauwi na kami, doon na nangyari yung katatakutan. Namatayan kami ng makina ng tricycle nang makalagpas kami sa barangay hall ng baryo. Pinagtulungan namin ni Mark na paandarin yung tricycle. Panay naman ang reklamo ni Nalian dahil ang creepy daw ng lugar at sobrang tahimik pa. Nang mapaandar namin ang tricycle, ay agad na kaming sumakay para makaalis na ng lugar na yon. May madadaanan pa kasi kaming sementeryo, kaya binilisan ko na lang ang pagpapatakbo. Nagtaka lang ako noon dahil parang dumoble yung bigat ng sakay ko. Nasa harapan nakasakay si Naan at Lian. Nasa likuran ko naman si Mark. Pero parang may nakasakay pa sa likuran ng tricycle. Yung parang may ibang umangkas doon. Sinabi ko noon sa kanila na bumigat yung tricycle. Hinampas pa ako ni Lian. Tigilan ko raw ang pananakot sa kanila dahil kinikilabutan na nga sila sa lugar. Pero ganun na lang ang gulat namin nang biglang tumili si Ann. Bigla tuloy akong napapreno. Paghinto ay tinanong ko siya kung napaano siya, pero panay ang takip ng mukha niya. Pailing-iling pa siyang naiiyak. Pinaandar ko ulit yung tricycle at nang may makita akong ilaw sa isang poste, doon ako huminto. Tumigil na rin si Ann sa kakatili. Niyugyug na siya ni Lian noon dahil takot na rin ito. Panay mura naman ni Mark dahil ayaw pang sabihin ni Ann kung anong nakita niya. Paulit-ulit niyang tinatanong si Ann kung napaano ba ito. Naiinis na rin ako dun at nakakaramdam ng konting takot. Pero panayaya niya na umuwi na kami. Nang maarating na nga kami sa bahay ni Naan, ay muli namin siyang tinanong. Doon na niya kinuwento yung nakita niya. Pagsabi ko raw na bumigat yung tricycle, ay napatingin daw siya sa salamin. Kitang-kita daw niya na may dalawang taong nakaangkas sa likuran ng trike. Hindi na raw niya nagawang lingunin pa dahil inunahan na siya ng takot. Nanlamig na daw yung batok niya noon. Kahit si Lian ay naramdamang parang may tao sa likuran niya. Ang naapagtataka pa noon sir ay bigla na lang din gumaan yung trike nang ihinto ko yon sa poste na may ilaw. Kinuwento namin yon kay Chin sa group chat namin. Mukhang naangkasan na raw kami ng mga nagmumulto doon banda sa barangay hall. Kinilabutan na lang kami dahil doon. Lalo na nang sabihin nilang marami raw talagang mga ligaw na kaluluwa doon sa madilim na bahagi ng lugar nila. Somewhere in Quezon Province po ito nangyari sir. Ito lang po muna ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Jack. Mga 5 taon nang nakakaraan yun, habang nag-road trip kami kasama ng mga tropa ko, dumaan kami sa zigzag road sa Atimonan, Quezon. Madilim noon at kakaunti na lang ang mga sasakyan na dumaraan. Nagbibiroan pa kami ng mga kasama ko habang nasa loob ng sasakyan. Bale, since naka-aircon kami, nakataas yung mga bintana. Tumuturo kami doon, dito, at sinasabi na, "Uy, gagi! Ayun no, may white lady." Pero wala naman talaga. Nakailang ulit na biro rin kami nun, nang bigla na lang mangamoy kandila sa loob ng sasakyan. Yung kandila ba na naamoy mo sa sementeryo? Pero wala naman kaming nadaanan na kahit anong sementeryo. So lahat kami natahimik. Hindi kami napagsalita hanggang sa nakababa kami ng bundok na yun. Naka-recirculate mode naman ang aircon, kaya hindi namin alam kung bakit may pumasok na amoy mula sa labas.
Sa totoo lang, hindi rin namin alam kung galing ba talaga sa labas yung amoy na yun. O baka may bigla lang talaga nagparamdam habang nasa loob kami ng sasakyan. Magandang araw sa iyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapainig ng inyong channel. Tulad ng ibang nagbabahagi ng kanilang kwento, itago niyo na rin ako sa pangalang Jericho, isang jeepney driver. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko. Nangyari ito, maraming taon na rin ang nakakalipas. Nang mga panahon na yon, bago pa lang kami nagsasama ng aking misis, kaya todo kayod ako para sa aming kinabukasan. Sa pagkakaalala ko, umuulan ng gabing iyon. Kaunti lang ang mga sakay kong pasahero at hindi nagtagal, isa-isa na rin silang bumaba. Habang tumatagal, ay mas lalo ring lumalakas ang ulan, kaya napagpasyahan ko na rin na umuwi na lamang. Ngunit isang pari ang pumara, kaya wala akong nagawa kundi isakay siya at ihatid kung saan siya pupunta. Nagtataka lang din ako noong mga oras na yon kung bakit nakasuot pang pari pa rin siya. E ang karaniwan naman, nagpapalit sila ng normal na kasuotan pagkatapos ang kanilang misa, hindi ba? Pero dahil nga sa alagad siya ng Diyos, ay inisip ko na lang noon na dagdag points ako sa langit. Naging maayos naman ang biyahe kahit na hindi ko gaanong nakikita ang kalsada dahil nga sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan. Maliban sa tunog ng nagbabagsakang ulan at jeep, ay binabalot ng katahimikan ang buong biyahe. Hindi pala salita si Father. Sa sobrang tahimik ng paligid, ay bigla nga akong nakaramdam ng antok. Napahikab ako at napatingin sa rearview mirror para i-check si Father. Ngunit ganun na lang ang paninigas ko sa aking kinauupuan nang masilayan ko na walang ulo ang pari mula sa salamin. Nang dahil sa nakita, ay napahinto ako sa pagmamaneho. Napalingon ako kay Father na nasa loob pa ng jeep. Naabutan ko siya na seryoso nagbabasa ng Biblia. Malalim na napabuntong hininga na lamang ako. At nang muli ko siyang silipin mula sa rearview mirror, eh meron naman siyang ulo na. Napailing-iling na lang ako ng mga sandaling iyon at naisip na baka namamalikmata lang ako. Tinanong pa nga ako ng pari noon kung ano raw ba ang problema at pinahinto ko ang jeep. Nagsinungaling na lang ako sa kanya na may aling dumaan na mukhang kaagad din namang pinaniwalaan ng pari dahil hindi na siya nagtanong pa. Panaysulyap pa ako sa rearview mirror hanggang sa tuluyan na siyang makababa. Mag-iingat ho kayo, Father. Wika ko pa nga sa kanya na ikinangiti nito. Matapos ang pangyayaring iyon ay umuwi na ako ng bahay. Naabutan ko pa si Mrs. ng gabing iyon na nagluluto ng paborito kong kare-kare sa kusina. Nang mapansin niya ako, kaagad niya akong sinabihan na magpalit na ako ng damit dahil baka magkasakit ako. Nakaagad ko namang sinunod dahil nga basang-basa ako mula sa ulan. Kinaumagahan ay isang masamang balita ang unang bumungad sa akin nang makinig ako sa lokal na radyo. Kalunos-lunos raw ang sinapit ng isang pari na natagpuan sa kumbento. Pugot ang ulo nito at walang bakas ng kriminal ang natagpuan. Nabigla pa ako nang banggitin na kung saan kumbento nangyari ang krimen. Muli kong naalala ang nakita ko sa rearview mirror ng jeep nung gabing iyon nung nakita kong pugot ang ulo ng pasahero kong pari. Nakumpirma ang kutob kong yun nung dumating ako sa trabaho bago mamasada. Ang pari nga na sumakay sa jeep ko nung gabing iyon ang tinutukoy sa radyo. Halos hindi ako maapaniwala dahil sa mga nangyari. Hanggang sa kasalukuyan ay misteryo pa rin sa akin kung bakit bigla kong nakita ang pasahero kong pari ng gabing iyon na pugot ang ulo. Ang sabi nila, pag nakita mo raw na walang ulo ang tao, dapat balaan mo siya at sabihin sa kanya na sunugin ang suot niyang damit para hindi matuloy ang kung anumang kapahamakan ang pwedeng mangyari sa kanya.
Magandang araw sa iyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga naikinig. Ako si Tonyo, dating tricycle driver. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong binata pa ako. Nang minsang arkilahin ako ng kaibigan ko na sumundo sa anila ng mga magulang niya sa terminal ng bus. Gabi na yon at mga bandang alas 10 nang dumating ang sinakyan nilang bus galing Visayas. Nasa kabilang bayan pa ang inuuwian nila, kaya nasiguro ko noon na aabutin ako ng madaling araw sa pag-uwi. Kaya nang maarating sila ay binilisan ko na ang paghatid sa anila. Kulang-kulang 2 oras din ang biniyahe namin. Sinabihan pa ako ng kaibigan ko na doon na lang magpalipas ng magdamag dahil malayo pa ang biyahe ko babalik. Sinabi ko naman na ayos lang na madaling araw na akong makauwi. Basta makauwi akong ligtas. Di rin kasi ako sanay na maitulog sa ibang bahay. Hindi ako makatulog at tiyak mamamahay talaga ako. Kaya hindi na rin ako nagpapigil nun. Natuwa pa ako nang paghinto ko sa isang kanto sa may malaking bahay ay may pumara sa aking 2 babae. Paaandarin ko na sana ang tricycle nang biglang sabihin ng isang babae na may nakalimutan ito sa loob ng bahay. Nagtaka pa ako nun dahil agad siyang nawala sa paningin ko. Sumunod pa yung kasama niyang babae. Naghintay ako sa kanila ng ilang minuto pero hindi na sila bumalik pa. Sa inis ko ay bumusina ako ng bumusina nang may dumaang motorsiklo. Huminto ito. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa abandonadong bahay ng ganoong oras. Sinabi ko namang hinihintay ko yung 2 babaeng pumara sa akin. Pumasok lang sila sa loob ng bahay na di ko naman alam na abandonado na pala. Tinuro ko ba doon sa lalaki yung bahay na pinasukan ng 2? Biglang napamura noon yung lalaki. Sinabihan pa ako nito na huwag magbibiro o manakot ng ganon. Matagal na raw kasi na walang naatira sa bahay na yon. At ilang taon na rin daw napatay ang magkapatid na matandang dalaga. Pinasok raw ng magnanakaw ang bahay nila at pareho silang pinaslang. Kinilabutan ako noon at muling napatingin sa bahay na bigla na lang dumilim. May liwanag pa akong nakita noon pero bigla din yung nawala. Pumaharurot ng takbo yung lalaki. Ako naman ay saglit na natigilan. Hindi pa kasi gaanong pumasok sa isip ko noon ang nasaksihan ko. Saka ko lang napagtanto na hindi na tao ang nakita ko kundi mga multo nang maalala kong bigla nga silang nawala sa paningin ko. Napaharurot na rin ako ng tricycle na sakay ko. Sumunod na karanasan ko ay nang minsan namang gabihin ako sa pag-uwi. Nakipag-inuman ako noon sa bahay ng tropa ko at di ko namalayan yung oras. Inabot na ako ng mga bandang alas 11 noon at may tama na rin ang alak pero malakas ang loob ko na kaya ko pa. Nang mapadaan ako noon sa may palayan ay bigla na lang parang lumamig ang hangin. May naramdaman akong parang may gumagalaw sa may palayan. Ang bilis nga noon. Kinilabutan ako dahil inisip ko na baka malaking ahas o kaya naligaw na buwaya. Iba na talaga ang pairamdam ko noon at nagsimula nang magtayuan ang mga buhok ko sa batok at braso. Para kasing naasunod pa sa akin yon. Narinig ko na lang noon na habang nagmamaneho ako ay may bumagsak sa bubong ng tricycle ko. Umalog kasi at bigla na lang bumigat. Puntikan pa akong mabangga noon sa isang poste sa sobrang pagkabigla. Ang lakas kasi ng pagkakabagsak nito sa bubong. Nang silipin ko kung ano yon, ay ganun na lang ang kilabot ko. Isa yung napakalaking ibon na parang ang tao ang pagbagsak. Parang nawala bigla yung amats ko. Napabilis pa lalo yung pagpapatakbo ko ng tricycle. Nasabi ko noon na bahala na kung anong mangyari. Basta malaglag o umalis lang ang anumang nilalang na andon sa bubong ng tricycle. Maya-maya ay bigla na lang gumaan. Pero ilang minuto lang ang lumipas noon ay may narinig na akong pagaspas ng malaking pakpak. Nakasunod ito sa akin, kaya napapiga ako ng manibela. Kulang na nga lang ay paliparin ko ang tricycle dahil sa takot. Nang maarating ako sa kalye na may mga ilaw na, ay bigla naman ding nawala yung nakasunod sa akin. Hindi ako nakatulog nung gabing yun dahil parang may kumakaluskos sa kwarto ko. Akala ko nga ay manok na naguhukay. Pero gabi na noon
kaya iba na ang pairamdam ko noong mga sandaling yon. Sinarado ko ang bintana ng kwarto na madalas ay nakabukas. Doon ko narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Naisip ko noon na nasundan ako ng kung anumang nilalang na yon. Dali-dali akong kumuha ng asin at isinaboy sa labas ng bintana. Ilang sandali lang ay natigil na yung pagpapagaspas. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay ng kaibigan ko. Kinuwento ko sa kanya yung karanasan ko. Napailing siya na natawa. Nakalimutan daw kasi niyang ibilin sa akin na bumusina pagpadaan na daw ako sa malaking puno ng balete na nasa may unahan ng abandonadong lote. May nangahabol daw kasi doon. Kapag hindi bumubusina, pinaniwalaan nilang engkanto daw yung naatira sa puno. Pero ang sabi naman ng iba ay aswang na nag-aabang ng mabibiktima. Kaya simula talaga nung mangyari sa akin yun ay hindi na ako nagpapagabi pa na bumiyahe sa daan. Ako po si Nisa. Galing kami sa isang bar sa Pasay ng anim ko pang mga kaibigan. Alauna na yon ng madaling araw at nag-decide na kami na umuwi. Isa-isa na kaming sumakay sa loob ng van. Sa harapan ako umupo katabi ni Gus, yung driver at owner ng van. Bago niya patakbuhin ang sasakyan ay sabi niya mag-group selfie muna kami. So nilabas niya ang cellphone niya, itinaas ito at nagsiksikan kami para kumasya sa shot. Habang naka-timer yung camera niya ay may nakita akong babaeng nakaupo sa seat sa likod ko lang. Malapit siya sa pintuan ng van katabi ng isa kong kaibigan na babae. Hoy, Nisa! Anong itsura mo dito? Ba't para ka nakita ng multo? Sigaw ng isa kong friend nung tiningnan nila yung picture namin. Tapos ay nagtawanan sila. Ako naman ay naitawa na lang din. Pagkatapos nun ay bumiyahin na kami. Pero nararamdaman ko pa rin yung presence ng babaeng multo sa likuran ko. Naglakas loob ako na tingnan siya, kaya't lumingon ako sa likod. Medyo maikli ang buhok niya na parang gupit pang lalaki. Hindi ko maaninaga ng mukha niya dahil naatungo siya. Pero ang malinaw lang sa akin ay yung mga braso niya na puno ng dugo. Puno ito ng dugo dahil puno ito ng laslas. Gus, mag-stopover mo na tayo sa 7-Eleven ha. Nasusuka kasi ako eh. Ang sabi ko. So huminto nga muna kami sa isang 7-Eleven na nadaanan namin. Bumaba silang lahat. Ako naman nagpaiwan saglit. Nung ako na lang mag-isa sa van, lumingon ako sa likod at hinarap ko ang multong babae. Bababa tayong lahat, pati ikaw, ang sabi ko sa kanya. Ngunit nakita ko siyang umiiling. Umiiling lang siya habang nakatungo pa rin. Bumaba na ako ng van. Nagstay kami ng mga almost 30 minutes sa 7-Eleven. Nung pagbalik namin ng van, wala na yung multong babae. Hindi ko na kinuwento sa mga kaibigan ko ang nasaksihan ko dahil baka matakot lang sila o kaya ang isipin nila ay epekto lang yan ng alak. Pero ang totoo, minsan talaga ay nakakaramdam at nakakakita ako ng mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Dalisay ang kadalasang tawag ng mga taong nakakakilala sa akin. Isa akong jeepney driver at laking Iloilo. Nang dahil sa hirap ng buhay ay grade 5 lang ang natapos ko. Dahil bata pa lang ay nagbabanat na ako ng buto. Marunong naman ako magbasa at magsulat kahit papaano, hindi lang sa Ilonggo, kundi pati na rin sa Tagalog. Bali sir, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko bilang isang jeepney driver. Nangyari ito ilang dekada na rin ang nakakalipas dito sa Iloilo. Malalim na ang gabi nung tinahak ko ang daan pa uwi sa bahay. Nang biglang may humarang sa sinasakyan kong jeep. Kaagad akong napahinto sa mismong harapan ng taong pumara. Nakasuot siya ng puting bestida na sobrang haba.
hindi ko pa mapigilan na maaramdam ng takot dahil sa magulo niyang buhok. Wala na sana akong balak na pasakayin siya dahil pauwi na nga ako. Ngunit wala akong nagawa nang kusa siyang sumakay sa jeep ko. Napasulyap pa nga ako bago bumuntong hininga at nagmaneho. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe nang humangin ng malakas. Sa sobrang lakas nga ng hangin ay nagsitayuan pa ang mga balahibo ko. Tapos bigla ko na lang nasabi ang, "Miss, saan kayo bababa?" Kaagad akong nagtanong doon sa babaeng pasahero ko. Ngunit ilang minuto na ang hinihintay ko ay hindi pa rin siya umiimik. Tiningnan ko pa nga siya mula sa rearview mirror. Tinanong ko ulit siya at bahagya ko pang itinagilid ang ulo ko upang masilayan siya. Ngunit ganun na lang ang pagkabigla ko dahil walang babaeng bumungad sa akin. Biglang nawala yung pasahero ko na kani-kanina lang ay nakita ko sa rearview mirror. Sumabay pa ang hangin sa lamig ng pairamdam ko at sa takot. Sunod-sunod pa akong napalunok nang muli akong tumingin sa harapan ng kalsada. Ganun na lang ang kaba at takot na naramdaman ko nang masilayan ko ang babae sa hindi kalayuan. Nakasuot siya ng bestida na kaparehong kapareho ng babaeng isinakay ko. Nang malapit na ako sa pwesto niya, ay kaagad ko siyang iniwasan at mabilis na pinatakbo ang jeep, lalo na nang makita ko ang mukha niya. Naangisi siya nang nakakasindak sa akin. Nang dahil sa nangyaring yon, sir, ay muli kong naalala ang kwento ng kapwa ko driver tungkol doon sa lugar na dinaanan ko. Marami-rami na rin akong kwentong naririnig na may babaeng nagmumulto raw at paggala-gala siya doon sa kalsada. Noong una, akala ko nga ay kwento-kwento lang yun. Ngunit halos hindi ako makapaniwala nang personal ko nang maranasan ang ganong nakakakilabot na eksena. Ang sabi ng ilan, hindi naman daw nakakatakot ang multo. Pero subukan mong mag-isa sa kalaliman ng gabi at makita mo ang ganoong klaseng figura. Ewan ko na lang kung hindi ka kilabutan. Nang dahil sa pangyayaring iyon, ay iniiwasan ko nang umuwi ng sobrang gabi. At mas lalong iniiwasan ko na rin na dumaan doon sa kalsadang yon. Doon na lang ang ruta ko sa isa pang daanan, lalo na kung wala ng pasahero at mag-isa na lang ako. Nakakaduwag man painggan, pero ang eksena nung gabing iyon ang talagang napagpatayo ng mga balahibo ko at isa sa mga pinaka nakakatakot sa buhay ko. Sa katunayan, sa tuwing naiisip ko yon, ay hindi mawala ang imahe ng muka ng multong babae sa jeep. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko, Sir Bob. Madalas, sa pelikula lang talaga ako nakakita at nakakanood ng mga katatakutan. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na makakaranas ako nito. Ako si Mimi at itong kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko nang minsang umuwi ako sa baryo ng nanay ko. Sa may Bicol region po to na hindi ko na lang sasabihin eksakto kung saang probinsya. Hindi ko akalain noon na gagabihin ako sa pag-uwi sa baryo ni nanay dahil na rin sa tagal ng biniyahe ko at umulan pagdating ko ng terminal ng jeep. Pagbaba ko ng jeep ay muli naman akong sasakay ng tricycle papasok sa mismong kanto nila. Medyo makitid na ang daan doon. Mapuno na rin sa tabing daan. Sabi sa akin ng driver noon kung di lang daw kulang ang pang-boundary niya dahil matumal ang pasahero ay hindi niya raw ako iahatid doon kina nanay. Umulan lang kasi noon kaya naging matumal ang biyahe niya. Hindi na lang ako nagtanong noon kung bakit dahil dinatamad ako maipagkwentuhan. Hinayaan ko na lang si manong driver na magsalita. Maya-maya nun ay sinabihan niya ako na huwag ko raw papansinin ang anumang makita o marinig ko. Nagtaka pa ako nun kung bakit niya nasabi yun. Pero tumahimik lang ako at di na nagtanong. Pagod na kasi ako noong mga oras na yon at gusto ko na lang maarating at maapagpahinga mula sa mahabang biyahe. Hindi ko na pinansin nun ang sinabi ng driver. Kaya nang makarinig ako ng iyak ng isang babae ay agad kong sinabi sa kanya. Sinabi niyang hayaan ko lang daw yon.
Pero nang may makita akong babae sa may unahan ng maikling tulay, ay tinuro ko pa yon sa kanya. Baka ka ako, yun yung babaeng umiiyak at gusto lang maisakay. Sinabihan niya akong huwag ko raw tingnan at pansinin. Sinunod ko naman ang sinabi niyang huwag itong pansinin. Pero yung huwag kong tingnan ay hindi ko nasunod. Kaya ganun na lang ang takot ko nang makita yung muka ng babae. Ang totoo po ay wala akong nakitang muka nito. Literal na walang muka na nagdulot sa akin ng matinding takot. Napapikit ako ng mariin nun at pinabilisan ko pa sa driver ang pagpapatakbo. Kaso lang nun, sa tuwing dinidilat ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang babae. Kaya nataranta din yung driver sa tuwing napapahiyaw ako. Naiiyak na ako nun dahil hindi mawala-wala sa paningin ko yung babae. Palakas din ng palakas yung iyak nito sa pandinig ko. Sinisipa ako noon ng driver dahil tiningnan ko daw kasi yon. Hindi na raw ako noon lulubayan. At ganun nga ang nangyari. Dahil ilang minuto na kaming nagbabiyahe ay hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan ko. Paulit-ulit kong nakikita yung nakakatakot na babae at parang hindi na rin kami umaalis sa lugar na yon. Sabihin ko daw noon kay manong driver kung madadaanan daw namin ulit yung babae. Kahit takot na takot ako noon ay nilakasan ko ang loob ko. Nang makita ko ulit yung babae ay sinabi ko sa kanya. Bumusina siya ng ilang beses at doon nagtuloy-tuloy na ang biyahe namin. Pagkahinto ng trike sa tapat ng bahay ng nanay ko na lola ko ay nagmamadali na akong kumatok sa pinto. Nagulat pa nga noon yung tiyahin ko nang pagbuksan ako. Bakit hindi raw ako nagpasundo na lang sa anila? Halos alas 10 na ng gabi nang maarating. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari at lalo silang nag-alala. Doon daw sa tulay na yon ay may tinapong babae at nagpaparamdam daw yon sa ginagabi ng daan doon. Minsan pa daw ay umaangkas yon. Buti na lang ay hindi na yon sumunod pa sa amin, kundi ay baka hindi raw ako nun patulugin. Kinuhanan nila ako nun ng ilang sinulid sa damit at sinunog para daw hindi na ako masundan ng kaluluwa ng babae. Marami pa silang kinuwento sa akin tungkol dun sa babaeng nagpapakita sa lugar na yon. Pero next time ko na lang po ipapadala yung kwento na yon. Maraming salamat po sa pagbabasa. Isinama ako ng kaibigan ko sa birthday party ng pinsan niya at dun yun sa Nueva Ecija. Okay lang kasi after work naman yun ng Friday at mag-weekend naman. So para rin makagala ako at makapunta sa ibang lugar, nag-impake na ako at sumama. First time kong maikilala ang pinsan niyang si Jane na may 1-year-old baby boy. Bumiyahin na kami from Ortigas papunta sa Nueva Ecija. Halos 4 oras din ang binaybay namin papunta sa Gapan. Halos maggagabi na nung dumating kami sa bahay ni Jane. May iba rin siyang mga bisita. Kumuha na kami ng aming mga makakain. Umupo kami sa may sofa at nakwentuhan muna ng kaibigan ko habang lumalamon. Opo, lamon, dahil gutom na gutom kami mula sa biyahe. Napansin ko ang baby ni Jane sa stroller at ang cute-cute niya. Tawa pa siya ng tawa habang nilalaro ng isang matandang babae. Marahil ay ang lola niya. Nilapitan ko saglit yung baby. Ang cute po niya, no? Sabi ko. Naku, oo. Kaya proud lola talaga ako eh. Tugon ng matanda. Ah, nanay po kayo ni Jane? Tanong ko at tumango naman ang matanda. Maya-maya ay tumayo ako at kumuha ng maiinom sa may kusina. Naroon rin si Jane at may hinahanda. Jane, ang cute ng baby mo. Buti naman, andyan ang mama mo para mag-alaga sa kanya, no? Ang sabi ko sa kanya. Mama ko? Oo. Nakausap ko nga ang nanay mo eh. Sabi niya, i-proud na proud raw siya. Tas ang cute-cute daw ng apo niya. Hehe. Pero 3 years ang patay si mama eh. So hindi na niya naabutan si baby. Ang sagot niya sa akin.
Hello po, sir. Tawagin niyo na lang akong Clark. May gusto lang po akong i-share sa inyo ang karanasan ng tatay ko bilang isang tricycle driver. Natira pa amin noon sa isang baryo sa lugar ng nanay ko. Medyo layo-layo din ang mga kabahayan. Nagtitinda naman noon ng gulay at isda si nanay sa isang talipapa na medyo malayo na rin sa amin. Nasa elementary pa lang ako noon. Sa tuwing sinusundo ni tatay si nanay ay sumasama ako sa kanya. Minsan nga ay ginagabi na kami ng pag-uwi. Madalas noon ay kinikilabutan talaga kami kapag dumadaan doon sa school namin sa elementary na may malaking puno ng akasya. May lumalabas daw kasi doon na white lady. Wala pa naman kaming naging karanasan nung una at kahit naman sa school ko noon ay wala naman akong nararamdamang kakaiba sa puno. Pero isang gabi ay maagang umuwi si nanay. Wala pa noon si tatay dahil namamasada pa. Hindi pa uso ang cellphone noon. Kaya hindi agad nalaman ni tatay na nakauwi na si nanay. Ginabi na siya ng uwi nun. Nagtaka pa kami dahil para na siyang namumutla nang dumating at hingal na hingal pa. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya. Halos pautal-utal pa niyang kinuwento yung nangyari habang pauwi siya. Habang padaan daw siya sa may elementary school ay bigla na lang daw namatay yung makina ng tricycle. Buwaba daw siya para tingnan kung anong diferensya nang may mapansin daw siyang parang may nakaharang sa unahan ng dadaanan niya. Nang tingnan daw niya maigi kung ano yun ay bigla na lang daw gumapang yung matinding takot sa buong katawan. Isang nakalutang daw na kabaong yung nakaharang sa dadaanan ni tatay. Hindi daw niya alam ang gagawin lalo na at ayaw pang umandar ng tricycle niya. Pinaandar daw niya yun ang pinaandar hanggang sa mapagod na lang siya. Hindi daw umaalis yung kabaong. Humusina daw siya ng matagal. At doon daw, parang napansin niyang unti-unti naglalaho yung kabaong. Pinaharurot daw niya agad yung tricycle na nung sandaling yun ay bigla na lang umandar. Pero ang pinagtataka daw noon ni tatay ay bigla na lang bumigat ang likurang bahagi ng sasakyan. Nang tingnan daw niya sa salamin ay lalo daw siyang nangilabot sa nakitang babaeng nakasakay doon. Hindi daw niya masyadong makita yung itsura niya. Mas binilisan pa daw niya ang pagpapatakbo at doon ay nawala na raw yung babaeng umangkas sa kanya. Buti na nga lang daw at hindi siya nadisgrasya. Natatawa ako nung kinikilabutan sa kwento ni tatay. Marami na rin kwento tungkol sa punong yun na may lumalabas talaga doon. At ilan na ring pampasaherong sasakyan ang inangkasan ng misteryosong white lady. Pero ang nakakakilabot talaga sa lahat ay ang maharangan ng kabaong sa daan. Yung ilang drivers daw na pinakitaan nun ay nadisgrasya. Yung iba naman ay hindi na muling dumaan pa doon. Ilang beses nang tinangkang putulin yung punong yun. Pero walang naglalakas loob na ituloy dahil nga sa may nakatira daw doon. Nang papatapos na ako ng elementary, ay marami nang naglabasang kwento tungkol sa puno. Maraming estudyante na raw ang pinakitaan at ang iba pa nga ay sinasabing sinapian pa. Hanggang ngayon ay andoon pa rin ang punong yon ng akasya at patuloy pa rin itong nagbibigay ng kilabot at kababalaghan sa lugar. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo lang po akong Calix. Hindi ko masasabing open ang third eye ko. Siguro oo, kasi may pagkakataon na may nararamdaman at nakikita akong kakaiba. Pero kadalasan ay binabaliwala ko lang. Minsan ko lang naman makita ang mga bagay na iyon at hindi ko akalain na makikita ko sila. Gusto ko lang i-share itong isang kwento ko. Umakyat kami sa Baguio. Bale noon, sobrang palabarkada ko. Bale yung isang tropa kong ito, sa Baguio na nakastay. Inaya niya kami. Sabi mag-celebrate, tapos kainan, inuman, jamming, at kung ano pa. So kaming apat na iba ko pang mga tropa na taga Pangasinan, ego naman. Kaya nagbasta kami at bumiyahe papuntang Baguio. Bale yung bahay pala ng tropa naming may birthday, malapit kung saan yung diplomat hotel na haunted doon sa Baguio. At yun nga, mga hapon na kami nakarating nun. Marami siyang bisita
Pero nagkasiyahan pa rin kami. Chibugan, inuman, tapos nagkantahan, jamming. Tapos may mga chicks. Pero ang focus namin syempre, eh yung pag-iinom at yung barkada naming may birthday, diba? Nagkakasiyahan na nga kami at medyo malapit na magmadaling araw. Sa totoo lang, siksikan na yung pamilya, mga kamag-anak at ibang mga kaibigan ng aming tropa at doon na nga rin natulog yung iba. Since hindi na nga kami kasya na maitulog pa, sabi ko maghahanap na lang kami ng malapit na hotel tapos kita-kitsa lang bukas para gumala sa Baguio. So ayun na nga, napagpasyahan naming apat na magbabarkada na umalis na at maghanap ng malapit na matutuluyan o mga inn. Marami naman kasi yan sa Baguio. Yung iba sa amin, medyo nakakatulog na nga. Yung iba, lasing na ata, pero kaya pa naman. Ako, medyo tinamaan na, pero kaya pa. Ayaw rin namin magpaumaga dun kasi medyo nakahiya rin sa pamilya ng tropa ko. Nagpaalam na nga kami na mauuna na at bukas na lang. Pagkatapos ay nag-abang na kami ng taxi. Dahil nga pamilyar ang kwento sa may diplomat hotel at malapit ang bahay na kinatitirikan ng tropa namin doon ay medyo madalang ang mga taxi na dumadaan. Kaya naman ay napagpasyahan na lang namin na maglakad hanggang maarating sa highway kung saan marami ang taxi na dumaraan. At para maagalaw-galaw at mahimasmasan rin mula sa dami ng nainom. Pababa na kami ng kalsada. Nang biglang sa nadaanan namin ay may isang malaking puno. Madilim sa banda roon kasi walang kailaw-ilaw. Nang biglang sa isang poste ay naaninagan ko ang isang puting babae na malapit sa punong iyon. Hindi ko na ito pinansin dahil ayokong matakot ang mga kasama ko. Ako kasi medyo sanay na. Ang tanging sinabi ko lang sa anila ay huwag silang lilingon. Hindi na sila nagtaka pa at dumiretso na lang ng lakad. Nang makalagpas na kami doon sa baba ng diplomat, ay nakita kami ng bola na tumatalbog sa may kalsada. Hindi namin alam kung saan galing yun. Tumatalbog-talbog yung bola nang biglang may sumulpot na batang lalaki na nasa 4 or 5 taon na yata. Nakaputi ito. Pagkatapos ay unti-unti naglaho yung bata at yung bola. Sa takot ay binilisan namin ang paglalakad. Tumakbo na kami hanggang sa maarating na kami malapit sa highway. Paikot kasi ang daan doon. Nang malapit na kami ay may naasalubong kaming isang lalaki naman. Nakaputi siya at nakaslaks. Ngunit napansin namin na wala siyang muka. Parang normal lang siya na naglalakad. Samantalang kami ay dahil sa hilakbot ay nagtakbuhan nung nasa highway na kami. Kanya-kanya kaming para ng taxi. Pagkatapos ay sumakay na. Sinabi namin sa taxi driver na bilisan ang pagpapatakbo. Tatawa lang si Manong. Marahil ay alam rin niya kung ano ang mga nakita namin doon sa daan mula sa Diplomat Hotel. Hindi naman po talaga ako matatakutin sa mga ganito dahil nasabi ko nga na medyo nasanay na rin ako dahil minsan na nga rin akong nakakakita ng mga kababalaghan. Siguro ay nadala rin ako ng takot dahil nakita rin yun ng mga tropa ko at kakaiba ang lamig at bigat sa Baguio na nakadagdag sa gimbal namin. Isa lang po to sa marami kong mga experiences. Ikukwento ko na lang po yung iba sa susunod. Marami pong salamat sa pagbabasa at mag-ingat po tayong lahat.